Watusi, mabuhay! I'm Bini Joanna. Bini Colette. And we are Bini. Welcome to Podcast ng mga Walang Jowa. Yung topic naman natin ngayon, hindi naman siya bago. Parang palagi naman siyang napapag-usapan. And may idea. Bigyan natin silang idea. Kantahin natin. yung last line. Okay. Yan. Ano si? Five, six, seven, go. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ko? Wow! Ang sakit. Pero, okay, mag-start na tayo. Ako naman. Siyempre, yun naman yung gusto natin, di ba? Yung magmahal ka and mahalin ka, yun naman talaga yung best feeling, di ba? Yung kapag nangyayari siya both ways. Mm. Pero siyempre, let's be realistic. Hindi naman talaga yun. Hindi naman talaga ganun lahat ng case. Ikaw ba? Anong pipiliin mo? Bilis mo naman. Teka lang. Kumustahin mo naman ako. kumusta ang puso mo? Wow! Charing. Base sa episode ng... Charing. Ang hirap pumili. Teka lang. Hindi pa ako ready. Hindi. Ano na lang. Meron ka bang experience before? Okay. Na ma-relate mo to? Ako, dati kasi, nung medyo wala pa akong alam talaga, yung hindi pa ako nasaktan. Hindi ko kaya. Parang hindi ako sanay si ate ko nagsasabi na ganito. Kasi hindi naman ako magkakwento talaga, pero yung mga wala pa akong alam sa... mundo na hindi pa ako nasaktan, ang pinipili ko talaga lagi, yung mahal ko. Kasi, bakit? Teka lang. kasi, mas maganda naman talaga sa feeling na, pinapa-feel mo yung love mo sa tao. In general, parang mas masarap kasama pag ang taong mahal mo. Ganun. Pero nung medyo, si Colette, ay wala. So, medyo may alam na ako sa mundo and na-reject na din, na-iwan, na-loko, na-ghost, yung mga ganyang bagay. Pinipili ko na yung mas mahal ako. Dahil? Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Teka lang, kasi nilista ko yun eh. Mas na-realize ko na ganito pala yung ganito pala. Yung pakiramdam na mas mahal ka. Totoo. Wait lang, kasi babasahin ko talaga para. ayun na nga lang. Nagbago na yung pananaw ko about it. Mas gusto ko na yung mahal ako. Kasi nung time na yung time na mahal ko yung pinili ko, parang umabot sa point na parang naubos ako. Kasi alam mo... kasi binigay mo naman yata lahat. Kasi ako naman kasi din talaga yung tipo ng tao na... ako din naman kasi... ako yung type ng tao na give lang ng give ba? Hindi naman ako ng something in return. Give lang ako ng give. Time, effort, attention, assurance, everything. Pero masakit. Hindi ka humihingi in return. Pero masakit din na wala kang natatangka. Oo. Kasi kahit sabihin natin na wala naman ako in-expect in return, mapapaisip ka pa rin talaga na papasok dun yung what if, papasok dun yung how about me? Paano naman ako? Ano naman ang matatanggap ko from you? Parang, wala ka bang initiative na ganito? Parang ganun. Mapapaisip ka na, ganun. Yun. Ako ngayon, feeling ko, consistent ako, mahal ko. Parang, I'd rather be... with someone I love. Kasi, bakit ka ba? Kasi, alam mo yun, minahal ko siya dahil mahal ko siya, hindi dahil alam ko na... Mahal ka niya. Oo, mahal niya ako. Gets ba? Para kasing ayokong maging responsibility na dahil lang mahal niya ako, kailangan kong tapatan and ibalik yung love na binibigay niya para sa akin, ganun. Magkaiba tayo, no? Oo, magkaiba tayo. Pero, mag-click liyan kasi... Oo, mahal ko. Giver and receiver. Pero yun nga, ayoko kasi na nafe-feel yun nga, yung responsibility ba? Kasi, wala lang. Well, syempre, hindi pa naman natin masasabi. Baka mamaya, pag nangyari na,
Pag nandun ka talaga sa point na ganito ganyan, uh-huh, parang hindi naman pala. Mamalay mo, mahal, mas ano, di ba? Mas gugustuhin kung mahal ako. Pero, yes, ang hirap kasi maging masayo if pipilitin mo. So, pero syempre, di ba, mas gusto naman namin yung both ways nangyayari. Yun naman talaga. Maganda. Pero kung papipiliin ka lang talaga ng isa, di ba? Eh, bahala ka sa buhay mo. Decision ka sa buhay mo. Nasa sayo din naman yan kung anong gusto mong... Anong gusto mo sa buhay mo? Pero sabi naman nila, natututunan na ba daw yung pagmamahal? Well, totoo naman. Hoy, aminin nyo ah, yung mga generation natin, kahit hindi nyo mahal, basta gusto kayo, mafo-fall kayo. Oo. Hindi tayo nagmamatter sa kung anong-ano lang, kunwari anong ATM feeling, at the moment na feeling lang. In general, pag nakamit ka ng tao, kunwari, may sense ba yung sinabi ko? Hindi ko gets. Anong i-topic natin? Saan tayo? Hindi. Parang hindi nagmamatter yung mga bagay. Para i-disregard mo ang mga bagay na kung ano. Basta ang alam mo, mahal mo ang taong yun. Parang ganun. Yun nga, parang sinasabi lagi ni Ate Aya na yung minsan na red flag nagiging pink flag sa'yo. Kasi nga, yun na lang yung nakikita mo eh. Parang siya na lang naka. Pero well, ganun naman talaga halos lahat ng relationship sa unag. Alam mo yun, gibsong ka lang ng gibsong kahit minsan ano? Mali na. Gibsong? Gibsong? Wala lang, give ka lang ng Pero yun, well, sorry po na this. So yun na nga. So yun yung segment one natin. Ang hirap, no? Eto, wait lang, hindi ka pa nag-share ng experience mo kung ako? Na-try mo na ba? Nag-explain ka lang na mahal ko ang pipiliin mo. Ako, may nakaimyo ko na naman yung example ko. Isa lang naman. mahal ko o mahal ako, wait lang. Hanggang ngayon, mahal mo ang gusto mong, ang pinipili mo. Oo, mahal ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit. Pero, yung parang kahit hindi naman niya tapatan, ba't ba ako nakahawak dito? Yung kahit di naman niya tapatan, okay lang. Pero syempre, gusto ko rin naman yung may natatanggap ako from him. Pero kahit hindi yung level ng kung paano ko magmahal sa kanya. Ganon. Yun. Okay lang kahit hindi equal na ano. Basta may nare-receive ako kahit hindi sobra dun sa binibigay ko. Okay lang. Parang nakakalimutan mo na yung self mo dyan. Totoo ba? Well, feeling ko rin. Oo, kasi pag in the long run, mafe-feel mo talaga na, ay, ito lang ba ang matatanggap ko sa'yo? Ganun. Parang, yun nga, mauubos ka. Gaya nung na-feel ko nung, ano, parang naisip ko, pag tumagal to, mauubos at mauubos talaga ako. Ay, ang swerte mo, ha? Maayos ka dyan, ha? Parang mawawalan ka ng worth sa self mo. Na, hindi mo dapat deserve yung mga ganun lang. Gets ba? Well, let's see kung ano. Uh-oh. Kung sa pagtatapos ng podcast na tayo, mabago ang aking Okay, eto na nga. Question number 2. Hanggang saan at ano ang kaya mong gawin para sa taong mahal mo? Anong kaya kong gawin? Hanggang saan muna? Hanggang ano po? Solusumbis. Hanggang... Anong kaya kong... Ano? Ano yung kaya mong gawin? Anong kaya kong gawin? Late matulog? Maglaro ng ano, ng mobile games kahit hindi ka naman talaga naglalaro. Oo. Late matulog? Yeah, late matulog. Tumakas, hindi. Uy, hindi, oh. Uy, hindi. Uy, hindi. Promise. Mapanuto ng nanay ko. Hindi ako tumakas. Tumakas ba ako? Uy, hindi. Hindi. Ikaw siguro tumakas. Ay, hindi. Hindi, nahuli din naman ako nung tumakas. Diba? Ako hindi. Yun lang. As of now, ang kahit may, kunwari, kahit maaga sa school kinabukasan, ay be, kaya kong, mag-text tayo ng madaling araw. Kahit di ko, gawin ang assignment mo. Kaya kong gawin yun. Uy, meron akong ganun. Na-crush ko siya. Nung nagsuschool pa lang ako, tapos parang, Colette, turuan mo naman ako sa, ay, tari mo naman. Gumawa pa akong essay, buang. Guys, ligawan niyo si Ate Colette. Gagawan ako, kayo ng assignment. Gumawa ako ng essay, tapos gumawa ako ng parang, may kasi kami noon, may project kami na parang gagawa ka ng story.
story, parang kunwari alamat ng saging ganyan. Tapos gumawa ka sa ribos, gumawa ako sa inyo. Sinapler ko para mukhang notebook. Pero same age kayo? Oo. Akala ko ano eh, grade 7 ka, grade 10 siya. Grabe na. Ayos ka naman pala. Wow, grabe. Pero hati kami sa grado, ha? Ah, hati kayo? Tsaring lang, joke lang. Tut. Joke lang, joke tut. Lang. Ikaw? Ako? Feeling ko yung ano, ano ba, wait lang. Hanggang saan? Feeling ko tumakas nga, tumakas sa parents. Grabe. Pero alam nilang ano, alam nila, nung time na yun, alam nila na may gusto sa akin yung guy. Mm. Hindi ko lang sinasabi na may gusto rin ako. So, somehow, takas na din yun eh. Uh-huh. Kasi, sabay kaming umuwi from workshop na, ano, ayun. Mag-name drop na ba ako? Charing joke lang. So, ayun, parang takas na rin kasi dinedenay ko kay na mami na, sus, hindi ko naman gusto yan. Ganon. Pero in reality, chatmate naman talaga kami. Ganon. Maharot ka din naman pala. Okay. Ang babaw naman nung gano'n natin kaano, kung ano yung kaya natin gawin. May gusto ko isagot, pero hindi ko naman. Okay, next. Question number 3. Uy! Ito na yung kanina. Ay, yung kanina. Question number 3. Mahal mo o ang family mo? Ang family mo? Ano ha? Halimbawa, hindi naman sa ano, hindi naman pipili ka talaga. Halimbawa, sa isang event, halimbawa, month sa rinyo o birthday ng kapatid mo? Birthday ng kapatid ko? Dalhin ko na lang siya sa birthday ng kapatid ko. Para isang celebration. Oh, kasi seryoso nga. Ano oh, birthday ng kapatid mo. Birthday ng kapatid mo. Nino? Ni Teen? ni Kyle. Kasi January 1. Birthday. Okay. Ikaw? Month sa rinyo? Ako, feeling ko hatiin ko yung oras. Halimbawa, ay, okay. Halimbawa, sa umaga. Oo nga, hindi ko naisip yun. Umaga, ganun. Diba? Tapos sa hapon, kasama ko si ano. Kasama sino? Ko siya. Kasama yun. Pero actually, kung pwede namang hatiin, pero ako, kung kaya niyang maintindihan, na okay, whole day ka sa family mo. Sumama ka sa akin. Mm-hmm. Oh, ayaw mo, edi hiwalay. Uy, naunsa. Pero kasi minsan, di ba, halimbawa, may mga relationships na kapag matagal na, hindi na rin masyadong big deal yung month sa Rio. Mm-hmm. Siguro, kain na lang, ganun, pero hindi na yung may surprise mm-hmm. pa. Tapos, kada month. Okay. Pero kasi, masasanay ka na eh. Yung iba kasi nagtatampo, di ba, kapag walang celebration ng month sa Rio, nagagalit, nagtatampo. Well, important naman din kasi talaga na si celebrate yun. Ako naman, important siya na at least man lang maalala mo. Oo, maalala. Uh-oh. Yung pagsapit ng 12 a.m. Grabe naman yung 12. Antok na antok ka na, tas antay mo pa yung 12. Yung babatiin, gano'n. Oo, kasi ako kasi kahit anong celebration, nakakalimutan ko talaga. Mababirthday man, makakalimutin totoo, talaga ako. Sa stories na lang din ako nakakaalala. Birthday nyo? Ano? Oh, alam ko, September 14. Ay, Oo, kasi may kasunod nun eh, kaya alam mo. Okay. Next, mahal mo o studies mo? Mahal ko ang studies ko. Mahal ko, pasensya ka na, boy, pass. Halimbawa, in-invite kang, halimbawa, mansarin nyo na lang ulit, pero meron kang exam kinabukasan. Ay, babe! Mag-exam ako. Ay, mag-aral ako. Mag-aral? Oo naman. Maintindihan ka naman yun. In general, kahit pa yan, ako or ganito, pag naiintindihan ka ng taong mahal mo, totoo. Okay lang yan. Okay lang yan. Ako, ano, pipiliin ko yung dinner. Uy, joke! Joke lang. Hatiran ka na lang niya ng dinner habang nag-aaral ka. Ay! Oh, diba? May ganun ako nakikita sa TikTok eh, habang nag-aaral siya, nilulutuan siya ng jowa niya. Yun, paano daw ba yung tamang pagre-review? Oo, pinapadala siya ng food. Sana all. Okay, next. Question number 5. Mahal mo o career mo? Sabihin natin, 25 ka na. Grabe naman yung 25. 25 ka na. Eh, bini ka pa nun, di ba? Bini mo o yung pagkakaroon na ng secured na. Grabe naman yung secured. Maintindihan naman siguro. Ay, ako love. Love ko yung career ko. I just yan ni Joey sa harap ko man. Hindi, feeling ko, ano? Huy, 3 years na lang ayusin mo yung sagot mo. Feeling ko, bini pa rin naman ako, pero doon na sa love.
Ah, pagsasabayin mo. Eh, paano kung di pa nga nalilift yung love band? Hindi naman nila malalaki. Sorry lang, Miss Jovi. Hindi. Ano na, maiintindihan na yan. Matanda na tayo. Oh. 25? Wait, kahala ka. 3 years ka na lang. Bakit ba kasi 25? Pwede naman 29? Uy, grabe naman sa 29. 29 pa ako. Uy, 29? Oh. Baliw ka, uy. Oo. Hindi, baka ano lang, jowa-jowa. Ay, hindi naman jowa. O, baka ganun. Pero, bini pa rin. Pwede na yun, 25 na ako. Okay. Ako, ano ba yun? Mahal. Uy, sagutin mo yun. Huwag kang ano, 25? Tumakas. 25? Ilan? 29? 6 years? Hindi ko alam, be. Hmm? Grabe, ang safe naman sumagot 25? Na ito. 25? Wait lang, 25. Huwag mo ako. Ako hindi, na sumagot for sabi you. Sabi ko kasi kay Lola, ang ayaw kasi ni Lola na sobrang late ako mag-aasawa. Sabi si ko Maloy kasi, nga, 23. Sabi ko na dapat. 22 na si Maloy ngayon. Next year na. Next year actually, na. Sinasabi ni Ate Maloy kasi ano, 20? 23. Dapat may pamilya may na siya. Be, nasa bini ka. Bye-bye. Sabi kasi ni Lola, sabi ko kasi, Lola, ang 30 years old, parang sakto lang siya kapag nandito ka sa industry na to. Parang yung age na 27 na magpapakasal kayo, magkakaroon ng family. Parang masyado pa siyang maaga sa work natin. Pero sabi ni Lola, ayaw niya daw ng 30 kasi parang masyado na nga raw late. Mahirap daw magka, ano, magka-baby nowadays. Alam mo yung ganun kasi si Lola mag, ano. Pero sabi ko, hindi. Sabi ko kasi kay Lolo, bago siya mamatay, Lolo, 27, papakasal ako. Pero sa case natin ngayon, feeling ko... Grabe ka naman. Siguro, kunwari ako 25, hindi mo na ako mag-aasawa, B. Ano lang? Ano nga? Jowa nga. Jowa, jowa lang. Eh, ano ang pipiliin mo? Mag-quit ka sa Bini? Oh, grabe, wala kang sinabing mag-quit. Wala kang sinabing mag-quit. Oh, sige. Basta career, guys. Minsan, ay, hindi naman lahat ng times kumakatok yung mga opportunities so career sa career. Ka? Career ako. Ah, okay. Career bye-bye. Ako. Ay! Ate Jovi, si Ate Kulat po. Wala na po kaming ano. 7 na lang kayo. 7 na lang kami sa 25 ni Ate Kulat. Okay, next. Mahal mo o pagkain? Ano ba yung mga ano? Wala ko siyang maisip. Ang hirap mag-isip na pagkain. Pagkain? Weh! Ay, pagkain. Hindi ko, mababalas lang din ako sa mukha niya pag gutom ako. So, wag ka na magpakita, pagkain na lang. Wait, saka naman ano, pag syempre, magbigay ng pagkain, di ba? Yung mahal mo ay may dalang pagkain. Oo, ganun lang food. Huwag naman kayong kuripot dyan, gumastos naman kayo sa taong mahal nyo. Oh, eto, para talaga sa itong question na to. Mahal mo o libro? Mahal. Halimbawa, meron kang ano, mabibigyan ka ng bookstore. Over mahal mo. Grabe, mahal ko. Kaya niya namang magkwento. Siya na lang pagkwentuhan kung hindi na ako magbabasa. Bakit kaya niya magkwento? Mahilig siya magkwento. Or basta kung ano lang nangyari. I mean, kung bakit hindi ba nagkukwento yung mga tao? Nagkukwento naman sila ng nangyayari sa life nila. So kahit, siya na, kahit siya na ang mag-talk, ang mag-talk man, makikinig na lang. Wow! Hindi na ako babasa. Ano? Nice kung answer. Kung ikaw, madal-dal, makikinig na lang ako. Nice answer. Top answer yan, be. Ikaw? Ako? Be, hindi naman nagbahilig magbasa. Oo, pala. Oo, pala. Kaya kong tulugan yung libro. Okay, eto na. Segment number 2. Wow! Ba't mag... Ang galing mo mag... Ako, grabe, sinulat ko lang kung ano-ano. Okay, segment number 2. Mahal ko o mahal ako? Pag sinabi mong... Magsasabi tayo ng names. Random names lang to. Magsasabi tayo ng names. Tapos, pag sinagot mo, mahal ko, ibig sabihin, mas ikaw yung nag-make ng move. Okay, good. Parang to express your love for them dun sa tao na yon. Ganon. Pero pag pinili mo mahal ako, ibig sabihin, mas sa kanila nang gagaling yung love. Okay. Ganon. Iba, gets mo na? Uh-uh. Okay. First name. Siyempre, Bini. Bini. Ate Aya. Mahal ko. Mahal mo? Bakit? Bakit? Paano mo nasabi? Wala. Ano kasi si Aya eh? Ate siya, pero ang cute niya. Hindi, mas ikaw yun. Hindi, magka-age lang naman. Kaya, pero mas ikaw yung... Oh, mas ikaw yung ano, gets. Ako kasi si Ate. Si Aya ago. Kasi 'di ba parang ang daming worry sa utak niya. Totoo. So, nag-overthink kasi Ate Aya. Minsan kailangan niya ng kasama talaga, kausap. Next ako si Ate Aya. Mahal
ako. Mm. Parang si ate ayaw yung type ng tao na willing to sacrifice kahit ano para sa taong mahal niya. Mm. Yun. And nagagawa niya yun sa atin. Oh, yeah. Okay, Gwen. Si Gwen, mahal ko din. Mahal mo. Bakit? Si Gwen kasi need i-guide. Mm-hmm. Gets ba? Uh-huh. Nandun pa siya sa level mm-hmm. na yun. Ako din, mahal ko. Mm-hmm. Si ate, Gwen. Kunwari, ate ko ulit, paano ba ito? Ganito ba mm-hmm. niya? Ned, need mo siyang. Ganon. Ganon nga si Gwen. Mm-hmm. Okay. Mahal ko, Gwen. Okay. Third, Ate Maloy. Mahal ako. Mm. Bakit? Kling call. Eh. Call. Ganun, okay. Ganun yung tawag ng Ate Maloy. Eh. Call. Uh-huh. Tap. Ako, Ate Maloy, mahal ako. Mm. Mahal ako. Minsan kasi magugulat ka na lang din sa ano niya, sa mga words niya. Ganun siya eh. Parang random na oras mag-ano siya. Ingat ka, Joe. Ganun. Or kahit actions niya. Do you need help? Parang ganyan. Sa some, ano, diba? Ate Maloy, alis lang ako. Ganun. No? Chat ka pag nakarating ka na. Do you want me to, ano, call out your hair? Or straight your hair? Ganun si Maloy. Napa-English. Ganun yan si Maloy eh. Okay. Mika. Si Mika, mahal ko. Mahal mo? Mm. Bakit? Matapang lang yan, pero hindi yan matapang. soft yan si Mix soft. Baliktad tayo. Ako, mahal ako. Mm. Kasi si Mix, yun nga, parang tahimik lang siya, pero parang okay, silent angel. Ganon siya. Ganon siya sa akin. Parang, di mo namamalayan. Paglalabas ka, bubuksan niya yung pinto. Alam mo yung gano'n, yung gano'n niya. Actually, nung sinabi mong Mika, medyo nalilito din ako kung asan siya. Well, baka balance kayo. Balance. Give and take. Pero ako yun nga, feeling ko, yung love the mix, mas madami siya nabibigay sa akin. Mm. Yeah. Next, Sheena. Ay, mahal ko. Oo, be! Alam! At sa dami ng pinagda... mahal ko. Wala na explanation. Period. Yung kahit padlock. Ano ka na, hindi mo na alam bakit ganun yung nagagawa niyang decision, pero... Hindi, yun din. Isa din yun. Need niya ng ano guidance. Mm-hmm. Kasi syempre bata, si She. Ako mahal ko. Mahal ko si She din. Kasi... Oo. Parang ang rupok-rupok ko pagdating kay She. Mm. Ewan ko, parang meron siyang ganong meron siyang ganong vibe na mapapa-oo ka na lang kahit ayaw mo talaga eh. Kahit mainis ako sa kanya, be, wala pa rin. Ganong level. Okay, sige. Okay. Hala, mamimiss mo siya next year. Gabi ka naman. Akala mo naman saan pupunta. Magkikita naman sa training. Pero magkatabi lang naman pala kayo ng kondo next year. Okay, Stacy. Si Stacy, wait lang. Ikaw muna. Nalilito ako kung mahal ko. Staku, mahal ko. Mahal mo. Oo. Ako din, mahal ko. Parang ano siya, parang Sheena din siya for me. Alam mo yung... Kung ako may Sheena, ikaw may Stacy. May Stacy. Oo, totoo, ganun. Si Staku kasi, ang dami naming similarities, pero... Wait lang ha, sanggayin ko lang sabihin to. Ang dami, palagi kami magkasundo ni Staku, pero pag ano, ang bilis ko mapikon sa kanya, and ganun din siya sa akin. May ganun kaming vibe, may ganun kaming moment na talagang pikon ako sa kanya. Ay, share ko lang. Yun. mahal mo. Pero mahal ko si Stax. Parang sunod ko siya kay She, na, basta may same vibe kasi sila ni She. Same vibes kasi sila eh. Alam mo yung, ang hirap i-explain. Ako din, mahal ko. Si Stacy kasi, very kunwari, sweet kasi si Stacco. Kunwari, hindi, okay lang guys ah. Pero ano yan, alright yan. Totoo, ganun si Stacco. One time nga yun na sinabi ko, Stacco, okay ka lang ba? Tapos ayun, nag-rant na talaga si Stacco. Alam mo, halata mo kay Stacco. Pero hindi niya yung sasabihin sa mga tao. Okay. Ayan, ikaw. Ako, sa'yo. Ano? Ako, lalito din ako. Ikaw ako sa muna. Akin. Ikaw sa akin. Mahal ako. Wait lang. Mahal kita. Mahal. Teka lang. Na tayo pa dalawa nalilito ha. Mahal kita. Mahal mo. Mahal ko. Ang sagot mo. Sabi. Ulit. Joanna. Mahal ako nga. Mahal mo. Bakit? Mahal mo ko. Bakit? Ba't ka nakangiti? Teka lang. Mag-explain lang ako. Huwag baka mag-iyakan pa tayo feeling ko kasi nakikita ko yung sarili sa'yo. Gets ba?
nakikita mo yung sarili. Bakit? In what way? Naiiyak ako, ate ka lang. Yung podcast na to dapat hindi iyak. Masaya lang. Ano? Basta nakikita ko yung sarili ko sa'yo. Para, eh, ba't naiiyak ka din? Hindi ako naiiyak. Ikaw lang naiiyak. Ikaw ano? Basta nakikita ko yung sarili ko sa'yo. Parang, ikaw yung, ilang taong ka na? Mga 15 years old Colette. Ganon. Ganon. Okay, next naiiyak ako. Ba't ka ba naiiyak? Last episode na lang. Last episode na naiiyak pa. Okay, ikaw. Ako, mahal ko. Oh, may ano ba? Ako, mahal ko. Ikaw nakaisip na segment kaya na yun. Ayan ka tuloy. Mahal ko. O, parehas tayo. Mahal kita. Mahal mo ako. Okay. Mahal ko. Guys, ayun. Naiyak talaga. Inis naman to. Yun. Grabe yung love mo sa akin. Nakakaiyak. Ganun, pero ganun talaga yan. Pag love mo ang isang tao, maiiyak ka talaga pag i-explain mo siya. Yun guys. No further ano. Wow! Gusto ko namang marinig. Grabe ka naman. Minsan lang may magsabi sa akin, Mal. Kasi diba, yun nga. So, yung lalo na nung time na may nagkaroon tayo ng misunderstanding. Asan nun? Nung PBB days? Ubay! Ay, kasi yung yun naman talaga yung malala eh, diba? Sobrang, yun nga, sobrang nasaktan ako. Tapos hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga kaya. As in, hindi ko talaga kaya. Tapos, sabi ko pa, nung time na yun, sabi ko, shucks, parang hindi ko na makakausap ulit ng kung paano kami ni Ate Colette before. Nung time na yun yung nasa utak ko, shucks, paano ako babalik sa dati na hindi ako awkward sa'yo, ganun. Mm. Tapos, nitong matatapos yung last year and until this year, wala, be, parang, isa ka na sa pinaka gusto kong, alam mo yun, parang isa ka na sa pinaka nakakasundo ko talaga na. Actually, ako din naman. Diba? Parang ikaw, ay si Sheena, tapos ikaw. Parang hindi mo in-expect na mangyayari. Wala lang. Kasi ako, bala ko talaga hindi na kita kakausapin, promise. Thanks po. Yun talagang bala ko. Magic na lang, 1, 2, 3, go. Pero yun, parang, Hindi natin alam paano nangyari na siya na bumalik tayo. And feeling ko mas naging strong. Di ba? Mas okay tayo ngayon. Kasi sinabi ko na sa'yo na, hindi kakausapin na kita bukas at pagkabukas para walang nangyari. Di ba? Wala lang. Ang ganda. Siyempre, nung after nung away natin, medyo ano pa, medyo pilit pa eh. Nandun pa tayo sa... Ako ano, hindi na. Hoy, hindi mo pa rin ako kinakausap ng... Wala naman akong sasabihin na importante. So, hindi kita kakausapin. Pero yun, after nun, guys... Stronger than ever. Wow! Stronger than ever. Okay, next. Sabi mo nga sa akin, uy, ikaw kaya yung best friend ko. Natandaan mo yung sinabi mo. Wala si Stacy nun. Wala sa training. Uy, ikaw kaya yung best friend ko ngayon. Hala! Hindi, kakain dapat tayo sa ano. Sa ano? Toot! Sa may ABS. Oo, yun yun. Sabi mo, ikaw kaya yung best friend. Oo, kasi sabi mo, ay mo ba ako makasama? Tandaan mo yun. Okay, next. Kuya Islaw. Ang random, ang no? Ang random. Ay, mahal ako ni Kuya Islaw. Oo, no? Kahit gumising na maaga yun si Kuya Islaw, pagkagising natin, may food na. Totoo. No, grabe. Mm-hmm. Lilinisin niya lahat ng tiles sa ano ubay. Kuya Islaw din ako, mahal ako. Guys, syempre kilala naman ng Bloom si Kuya Islaw. Mm. Si Kuya Islaw po kasi kasama namin sa bahay for 4 years. Grabe, 4 years? 4 years yung 20... Hindi, kasama natin siya 2019. 20 pala. 19, 20, 22. 3 years, 3 years lang pala. Kasi 2023 din natin siya kasama. Ayun, siya lahat gumagawa para sa amin. Uwi kaming, aalis kami ng bahay, galing shoot na, syempre, galing shoot, madumi yung bahay, tapos kailangan na namin pumull out. Pag uwi namin, guys, linis lahat. Totoo. Ganun, may pagkain pa. Ah, missin ko yes now. Next, Direk Loren. Ang random. Direk Loren. Mahal ko si Direk Loren. Thank you, Direk. Thank you. Mahal mo? Oo. Ako, mahal ako. Mahal naman ako ni Direk Loren. Alam ko naman. mahal ako. Si kasi, ayun, grabe yung tiwalang binig. Grabe, oo, be. Oo. Diyos ko, sino man naman mag-aakala mga kapasok ako sa ganito. Oh, diba? Tapos Direk, pang ilang sinabi ko na to, Joanna, mahanap mo rin ang star mo. Huwag kang susuka. Oo, nasa star hunt ka nga. Dalawa na, Star Hunt at Star Magic. Totoo. Thank you, Direk. Okay, last.
Coach Mickey. Mahal ako. Mahal ka. Wait lang. Mahal ako, mahal ko. Mahal ako. Mm. Mahal ako. Eh, grabe din si Coach Mickey. Literal na, mahal tayong lahat. Mm. Oo. Kahit ano. Kahit pasaway talaga. Ako, pasaway talaga ako, aminin ko. Lahat talaga may say ako. Eh. Coach, 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 coach. Ganun talaga ako. Eh. So, mahal ka ni Coach Mickey? Uh-huh. Ah, mahal mo? Mahal ako ni mahal Coach ako Mickey. Ni Coach Mickey. Ako, mahal tas, ko. Mapakinggan ni Coach Mickey, oh, hindi naman. No, marinig to lang lahat ng taong sinabi yung pangalan dyan. Coach Mickey, ako mahal ko. Hmm. Hindi ko alam. Basta, parang, pag nakikita ko siyang, ano mo yung... Naiiyak ka. Oo, diba? Hindi ko alam bakit. Mm-hmm. Ang random lang. Parang, halimba, nakikita ko siyang may, ano, diba, pag floor director siya. Tapos, alam mo yung dami yung pawis na siya. Mm-hmm. Tapos, hindi siya mapakali. Parang, gusto kong kunin yung trabaho. Kutsa ko na. Rest. Yun. Ang saya pala nitong mahal ko. Nag-gets naman, diba? Kung hindi naman porkit sinabi mong, halimbawa, mahal ako. Ibig sabihin, hindi ko siya mahal, ha? Mm-hmm. Yung ganun. Yun lang naman. Yun lang yung instructions nung game. Game pala yun. Basta, i-clear lang namin. Pag nung sinagot namin mahal ko, ibig sabihin, mas tayo yung mas tayo yung nagbibigay. Mm. Nagbimake ng move. Pag mahal ako, ang pinili namin, ibig sabihin, mas nafe-feel namin na sa kanila nang gagaling yung love. Mas madami silang nabibigay for us. Segment number 3. Magbabasa po kami ng mga replies ng Blooms. Siyempre, kasama natin yung Blooms dito. Oo, Nag-tweet po kasi ako ng kagabi, anong oras? Mahal ko o mahal ako and why? Tapos, ang dami nilang sinabi. Na may sense din. May sense naman, oo. Point of view din. Grabe nila. Yung Blooms, ha? Ano yung pinagdaanan? Okay. Meron ako mga na-screenshot dito. From at Precious AJBG. Yun. Mahal ko yung pinili niya. Kahit di nila ako mahal, basta mahal ko sila, wala silang magagawa. Buhay ko to eh, sila na lang kaya mag-ako. Nakakainis naman. Well, may point naman. You do you. Ito naman, nakita ko lang to. Hindi sa Twitter to, nakita ko lang to sa internet. Sabi niya, napaka-bias ng tanong na yan, honestly. Pag babae tinanong mo, syempre ang sagot, yung nagmamahal sa kanya. Pag lalaki itinanong mo, syempre ang isasagot, yung babaeng mahal niya. Pwede nila ligawan. Pwede daw kasi nila ligawan. Mga lalaki, pwede daw nila ligawan. Mm. Or kung sino man ang maliligaw. Kung ayaw sa kanila, mapapasagot pa rin nila sa tamang diskarte. Deadma sila sa babaeng nagmamahal sa kanila. Kasi pwede nila i-pursue yung babaeng mahal nila. Nakakalito ba? Parang hindi ko lang kung positive ba or negative. Ay, sa... Eh, ang babae, hindi naman naliligaw yan. Maghihintay lang yan kung may... Hoy, hindi ka sure, ha? Niligaw sa kanya, sabi madami niya. Madami na kayo nag-first move naman, na babae. Kung anong gusto mo, pwede naman. Pero may point niyang sinabi mo. Well, kasi, di ba, parang naging norm na rin na lalaki yung first move. Pero kasi sa ibang bansa, pwede may day na ang mga girls talaga nag-ano. Nakalimutan ko lang saan lugar yun. Well, ako, nagdi-disagree lang ako nung sinabi niyang na ang mga babae, ano lang. Kaya mo namang ligawan yung taong mahal mo. So, pass muna dun sa ibang may gusto sa kanila. Hoy, bahala kayo dyan. Ako, nag-iiba na yung pananaw ko. Baka mamay, nagsimula akong mahal ko. Pero matapos to, mahal ako. Maganda pakinggan ang podcast ito. Bahala kayo dyan, guys. Okay, ito naman galing kay Mahal. Ay, dahil kay Mahal. Mahal. Sana mapakinggan. Mahal. Ito, galing ito galing kay Binified 8. Sabi niya, mahal ako. Kasi why would settle for less... Why would settle for the person you can't reserve? Okay. Ano mo yun yung naka-open sa akin? Ah, talaga. Sabi niya, mahal ako kasi why would settle for the person who can't reciprocate the effort and love you give? If there's someone loving you unconditionally besides, you can learn how to love the person daw. Na nagmamahal sa'yo. Parang ang gulo. Basta mahal. Okay lang kahit hindi niya hindi nababalik nung taong mahal niya yung love na nabibigay niya. Mahal? Basta ganun. Ay, hindi. Mahal ako. Kaya nga.
kasi bakit yung baliktad sinabi ko, mahal, ang pinili niya is yung taong mahal siya kasi bakit nga naman siya magtitiis dun sa taong so, hindi naman nare-reciprocate yung feelings niya. And nalilearn naman daw yung love. Tama naman. Yeah. Well, you do you. Yes. Okay, eto, last. From four Bini babies. Mahal ko yung pinili niya. Mm-hmm. I'd take that risk kasi worst case scenario na di niya ako mahal. Grabe, nag-assume ko naman dun. Agad na hindi ko mahal. Tapos yung last niya, I still love me. Tama naman yan, guys. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin naman yung magde-decision and ikaw pa rin yung makakaramdam nung feeling na yon. So, nag-lag. So, yun, mas mahalagang mag-start ka muna na mahal mo yung sarili mo talaga kasi hindi ka makakapagbigay sa ibang tao if wala kang ganung pagmamahal sa sarili mo. And syempre guys, sino ba naman ang ayaw na mahal ka nung taong mahal mo, 'di ba? Lahat naman tayo gusto yung ganun. Pero yun, ang saya lang nung topic na to kasi mas ready na tayong mas ready na tayo. Sa future. Mas ready na po kami pag pumasok kami sa relationship. Charing. Pero yun na nga, tong topic na to, sana meron kayo na pulot, ganun. And wag kayo mag-settle for less, guys. Yan yung takeaway mo. Oo, yun yung takeaway ko. Kapag may gusto kang, mahalin mo yung tao makakapagbigay sa'yo ng love na deserve mo rin. Tama naman. Well, so kanina, ang sagot ko is mahal ko, pero ngayon, mahal ka na. Both na. Both. Mas masaya naman talaga. Why choose, di ba? Kung pwede naman both. Uh-oh. Both. Ako naman. Pero, tama naman. Pero ako, hindi talaga natin deserve ang one-sided love. If umabot man sa point like end of the world na and umabot sa point na kailangan mo mag-decide and mag-choose, then choose yourself na lang. Mm-hmm. Ayun, self-love. Choose yourself. Kasi kung pipili ka ng mahal ko or mahal ako, vice versa, kahit ano man dyan, tapos hindi mo pa rin pala ma-reciprocate yung feelings, makakasakit at masasaktan ka rin lang din naman. Mm. And tama, never settle for less talaga. Kasi, diba, never settle for less kasi hindi mo naman deserve ang mga bagay or kahit sinong tao na alam mong it's just the bare minimum. Wow! So, sorry! Be, wag tayong mag-settle for less. In general, di lang yan sa tao, sa lahat ng bagay. In lahat, friendship, family. Sa lahat ng bagay. Yeah. Wow, yun guys, grabe, no? Thanks. Mas ano, mas madami ang natutunan kay Ate Colette kaysa sa mga ano ko. Kaysa sa ibang nakapartner. Hindi! Kaysa mga na-research ko. Kasi nag-research ako, ang hirap kasi, di ba, nung topic na to. Ang hirap if wala ka talagang idea. Pero, yes, sana nag-enjoy po kayo sa episode today. Yes. And if meron din kayo mga experience or meron ba kayong nag-agree ba kayo or nag-disagree kayo sa amin, comment down below. Babasahin po namin yan. Kung nabitin kayo sa last episode namin, watch and listen to the rest of Podcast ng Mga Walang Jowa here at Spotify and BINI Official on YouTube. Watch this podcast episode again on BINI Official YouTube channel this coming Monday. Don't forget to listen to our music, BINI on Spotify, and for real-time updates, it's BINI_PH across social media. Sana nag-enjoy at marami kayo natutunan sa amin. Woo! Yes, again, I'm BINI Colette. I'm BINI Joanna. And we are BINI. And this is Podcast ng Mga Walang Jowa. See you again soon. Para sa mga tropa nating walang jowa, never nagka-jowa. Oh, para may jowa pero walang label. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming first ever podcast! Yes, and super thankful naman and sobrang kaming nag-enjoy sa first season. True, and hindi po namin na-expect na magiging supportive po kayo of idols talking about their personal experiences on love and relationship. Please share your experiences dahil hindi natin alam, baka mapag-usapan natin sa future. Ay. Kami ang BINI para sa Podcast ng Mga Walang Jowa! B-I-N-I-B-I-N-I BINI! Podcast ng Mga Walang Jowa! Mm-hmm.
The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.